Hello mga ka-Alsians sa buong Pilipinas. I am Allen Gregory E. Salvanera, the District Alternative Learning System Coordinator of Calayan West District, Calayan Island, Division of Cagayan. Ngayon ay sasamahan ninyo ako at ang aking kasamang mobile teacher na si Ma'am Princess LBCO Fernando upang malaman at makita ninyo kung paano namin na itatawid ng isang araw ang pag-reach out sa aming mga ALS learners, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tara, samahan ninyo kami. Ang ginagawa namin dito sa Calayan ay every Monday yung distribution at retrieval ng modules. Pero kung minsan ay may mga hindi nakakapunta sa scheduled date ng distribution at retrieval ng modules, kaya ang ginagawa namin ay nagkakaroon kami ng home visitation the following days, gaya ngayong Martes, para ma-check namin at makumusta namin yung mga learners namin na hindi nakapunta. Ito ay isang paraan na rin namin upang malaman namin ang mga problema nila sa mga pagsagot sa kanilang mga modules, nang sa ganun ay mabigyan namin sila ng mga technical assistance. Kahit pandemya ngayon, ay tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga ALS learners. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon, ang kagawaran ng edukasyon at ang alternative learning system ay gumagawa ng mga paraan dahil ang pag-aaral at pagkatuto ay hindi dapat ipinagsasawalang bahala. Naniniwala ako bilang isang guro na kailangang ipagpatuloy ang edukasyon sa kabila ng pandemya dahil isa itong epektibong paraan upang maiparamdam sa mga out-of-school children, youth, and adults na hindi sila nakakalimutan ng ating lipunan. Dahil mag 11:30 na mga ka-Alsians, kakain na kami dito sa daan. Tara, kain tayo. Sa ngayon ay mayroon akong 86 officially enrolled sa aking LIS. At ako naman ay mayroon akong 77 na officially enrolled sa LIS. Dahil pandemya ngayon ay minaximize namin ang paggamit ng mga online platforms o social media gaya ng Facebook, Messenger at YouTube. Lumapit at nagpatulong rin kami sa mga kapitan ng iba't ibang barangay dito sa aming bayan, kasama ang kanilang mga barangay councilors, mga tanod at mga barangay health workers, gayon din ang mga sanggunyang kabataan sa pamimigay ng mga ALS advocacy materials at flyers, lalong-lalo na sa mga lugar na hindi naaabot ng internet connection dito sa aming bayan. Ang ALS ang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon at panibagong pag-asa upang sila ay makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya at sekundarya at magpatuloy sa mas mataas na level ng edukasyon. Karamihan sa mga ALS learners namin dito sa bayan ng Calayan ay sobrang hirap ng sitwasyon ng kanilang mga buhay. Bilang isang ALS implementer, ay naniniwala ako na dinala ako ng Panginoon upang maging instrumento sa pagbago sa kanilang mga katayuan sa buhay. Nasa pamamagitan ng pagtuturo at pagtulong ko sa kanila sa kanilang pag-aaral, ay magkakaroon sila ng magandang buhay sa hinaharap, kasama ang kanilang mga pamilya. Kaya anuman ang mangyari, ay ipinapangako ko na andito ako sa abot ng aking makakaya para ipaglaban sila sa pagtupad
at pag-abot ng kanilang mga pangarap sa buhay.